Bago po tayo magsimula mga kapatid, nais ko pong hilingin kayo na manalangin. Ipanalangin niyo po ako, ipapanalangin ko rin po kayo. Pray po tayo. Dakila po naming Ama Panginoon, sa pagkakataon po ito, muli po naming hinihiling. Nasamahan po kami sa aming pong pagsambang gagawin. Sa pakikinig ng inyo pong salita, tulungan buksan ang aming pong puso at isipan upang matuto ng bagong bukal ng buhay, salita ng buhay, na hindi lamang kami matututo kundi magkakaroon ng pagbabago sa aming pong buhay. Panginoon, aking pong pinapanalangin ang mga makikinig ng inyo pong salita. Ang Salitas Church ay patuloy niyo pong i-bless at patuloy niyo po silang samahan at patuloy na kami inyong bigyan ng bukas na puso at bukas na tainga upang makinig ng inyo pong salita. Salamat sa pangako na inyo po kaming sasamahan sa tanghaling ito. Salamat sa pangako na hindi niyo po kami iiwan at patuloy niyo po kaming i-guide. Ang aking pong dalangin, huwag nawang makita ang aking pong kahinaan, bagkus makita ang kabutihan at kapangyarihan ng aking pong Panginoong Hesukristo. Salamat sa pagkakataon pong ito, muli kaming humihiling ng basbas at bendisyon sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang aking pong gustong share sa inyo mga kapatid ay may kinalaman po sa church. Ano po? And we believe and we know na ito po ay bahagi ng ating pong pananampalataya. Following Jesus, yan po pinaka-title ng ating presentation. Following Jesus, be the church, a healing community. So, paano nga ba natin masusundan ang ating Panginoong Hesukristo? Ito ang pinaka-ating mga goal. Ang ating pinaka-goal ay maging kagaya o magsumunod sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang isang mga iglesia, hindi lang tayo basta nagtitipon o hindi lang basta tayo nag-gather sa walang dahilan, kundi tayo ay mayroong purpose. Ano ho? Anong sabi nga nito? A healing community. Bakit sinabing a healing community? Lahat kasi ng tao ay may sakit. Dulot ng kasalanan. Mayroong sakit, may karamdaman sa physical, literal. Mayroong iba na may karamdaman sa emotion. May karamdaman sa may sakit sa spiritual. Ano, lahat po yan ay dulot ng kasalanan at iba pa nga ay may sakit sa bulsa, ano? O sakit sa financial. So lahat po yan ay dulot ng kasalanan. Kaya minabuti ng Panginoon na magkaroon siya ng iglesia, iglesia na hindi lamang basta na bubuhay sa sarili, kundi gumagamot din ng iba, ano? At the same time, nagagamot din ang ating pong sarili. So pag-aralan po natin ang anong meron dito? Ano po bang ibig sabihin ng church? Kapag tayo narinig po natin ang salitang church, ano po bang ibig sabihin nito? Ano bang biyan sa kung anong literal na ating pong napapaliwanag? Or ang church ba ay posibleng mabuhay kahit walang problema? Walang programa? Masasabi mo pa bang church? Ang isa ay isang church kung wala itong programa? Or kaya ba nitong mabuhay nang walang programa? Ano, outside the program. Or masasabi mo pa rin church kahit wala itong walls o wala itong literal na building. Ano, and ang pinaka-fact mga kapatid, kung bakit tayo natawag na church ay dahil tayo mayroong pananampalataya. And the point is, you have to live what you believe. That's the reality. Kung ano talaga yung pinanampalatayanan mo, yun talaga yung dapat mong maisakabuhay. And ito po ay hango sa ating pong doktrina. Anong sabi po dito? The church is the community of believers who confess Jesus Christ as Lord and Savior. Ano ho? Siya ay lipon ng mga mananampalataya na hindi lamang basta nanampalataya kundi ipinahayag na si Kristo ay Diyos na tagapagligtas. Alam kong familiar na tayo dito, lalo bilang isang mga Seventh-day Adventist. Ano po? And sabi pa rito, in continuity with the people of God, ito po ay pagpapatuloy ng mga bayan ng Diyos mula sa lumang tipan. Ano ho? Ang lumang tipan, panahon pa ng lumang tipan. Ito po ay nilalarawan bilang we are called out from the world. Tayo ay
tinawag mula sa sanlibutan at tayo ay nagtitipon for worship, for fellowship, for instruction in the Word, for the celebration of the Lord's Supper, for service to humanity, and for the worldwide proclamation of the gospel. So sa madaling sabi mga kapatid, gusto kong ibuod yung mga sumusunod na ang ating iglesia ay tinuring na katawan ni Kristo, no? Which is Christ is the head. Ang ating iglesia is isang family na inadapt ng ating Panginoon. And sabi pa dito sa pinakahuli, the church is the bride for whom Christ died. So ang iglesia ay asawa na kung saan ay pinakasalan ng ating pong Panginoon. So he will present her to himself a glorious church, the faithful of the ages, the purchase of his blood, not having spot or wrinkle, but holy and without blemish. So ito po ang pinakalundo ng lahat mga kapatid, na time will come, darating ang pagkakataon na ipipresent tayo ng Panginoon bilang isang iglesia na walang dungis. So sa panahon ngayon, tayo ay tinatawag na church militant. Kumbaga, nakikibaka pa tayo, nasa presensya pa tayo ng kasalanan eh. Kailangan pa nating kalabanin ang kapangyarihan ng kasalanan. May kalaban pa tayong hinaharap ngayon, kaya tinawag tayong church militant. But time will come, sooner or later, magiging matatawag na tayong church triumphant, sapagkat ano, lahat po tayo ay nagtagumpay sa pakikibaka dito sa sanlibutan. And ito na nga po, isa-isahin natin mga kapatid, fellowship. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit binuori ng Panginoon ang kanyang iglesia. At ang mahalaga ng katangian sa iglesia ay dapat ito'y ma-enhance. Ano ho? Ang fellowship. So, from places to people. So, hindi lang basta tayo nagtitipon sa isang lugar ng basta-basta, kundi nagtitipon tayo bilang isang mga magkakapatid. Ano ho? And dito natin na-enhance yung ating fellowship. God is building a global community for the restoration and revelation of His love. Ito po talaga ang pinaka-objective kung bakit mayroong fellowship sa ating iglesia. God is building a global community for the restoration and revelation of His love. Nais ng Panginoon na maranasan natin ang isa't isa. Maranasan natin yung restoration. Ano bang ibig sabihin ng restoration? Yung pagbabalik muli ng ating, yung hindi na mabuhay yung ating sarili natin, na yung nature natin, kundi maranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon. And top and foremost mga kapatid, maganda rin na yung mindset natin na tayo ay nag-fellowship sa church, hindi lamang sa tao, kundi fellowship natin kasama ang Panginoon. Yun talaga ang pinaka-ultimatum doon. Na dahilan sa gusto nating makatagpo, magkaroon, maranasan ng Panginoon, gusto din nating iparana sa ating mga kapatid kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kung gaano niya tayo kamahal, ay iparanas din natin yung pagmamahal na yun sa ating mga kapatid. Kaya nga, balance lang mga kapatid, na kung paano natin nararanasan ang pagmamahal ng Panginoon, ito yung paraan na i-practice din natin ang pagmamahal sa ating kapwa, kung paano tayo minahal ng Panginoon. Alam ko mo, naiintindihan nyo ako, hindi ko lang alam kung paano ilalagay sa pinaka bullet size, pero yun po ang pinaka point, ano? Na kung ano yung naranasan natin sa Panginoon, kung gaano kabuti siya sa atin, nararapat lamang na iparanas din natin sa ating mga kapatid sa loob ng iglesia. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. So yun na po. Yun po talaga ang pinaka gusto ng Panginoon, sapagkat gusto tayong makasama ng Panginoon. That I may dwell among them. So kung bakit tayo na-excite na pumunta sa church, kung bakit tayo
na-excite na makasama ang ating mga kapatid dahil gusto nating, pinakauna talaga, gusto nating maranasan ng Panginoon. Gusto nating maranasan yung fellowship na nanggagaling sa Panginoon. So, yung mindset na pupunta ako sa church dahil kay ganito, dahil kay ganito, dahil kay kapatid na ganito, may danger po doon mga kapatid. Sapagkat ang pinaka first and foremost, ano, na kung bakit tayo makikipag-fellowship sa church, ay gusto nating maranasan ng Panginoon. Siya mismo talaga ang gusto nating makadate. Ano? So, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? So, makikita natin mga kapatid, gustong-gusto talaga tayo ng Panginoon na makasama. Ano? Gustong-gusto ng Panginoon kung saan tayo, doon din siya. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? So, in fact, nung inalis na ang literal sanctuary dito sa earth, earthly sanctuary, gumawa na uli ng panibagong covenant ang Panginoon, and He established the temple within ourselves. Ano ho? Dahil gusto niyang maging templo ang ating katawan, gusto niyang dito mismo siya manahan sa ating mga sarili. So much for that, mga kapatid, that which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you that your joy may be full. Alam na alam po natin ang talatang ito, mga kapatid, na walang ibang pinakalayunin ng Panginoon kundi makasama niya na tayo lahat. Makasama niya na tayo. Walang ibang goal ang Panginoon kundi makaranas tayo ng kasiyahan. Hindi lang basta yung kasiyahan kundi lubos na kagalakan. Dahil bakit? Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. So, magandang kaisipan mga kapatid na bilang isang mga Kristiyano, mayroong church na itinatag ang Panginoon upang maranasan natin mismo ang Panginoon kasama ng ating mga kapatid. A community of believers who have fellowship with one another and with God. Nakita niyo mga kapatid, meron ditong horizontal and vertical relationship. So, pinakauna, yung vertical relationship natin, and next to that is the horizontal, yung relationship natin sa ating mga kapwa o sa ating mga kapatid sa loob ng ating iglesia. So, kung hindi pwede na okay tayo, okay ang relationship natin horizontally pero vertically, hindi. Hindi po yun balance mga kapatid. Hindi mo masasabi na okay ka kay kapatid na ganito, pero ang relasyon mo talaga sa Panginoon, hindi. So, delikado yun, mga kapatid, sapagkat mapupuno ng mga pagpapanggap sa loob ng ating iglesia. So, ang pinaka-idea is, pag okay ka sa Panginoon, kung mahal mo ang Panginoon, follows. Ano, madali mong mahalin ang iyong kapwa. Dahil bakit? Bunga ng karanasan mo na pagmamahal sa Panginoon, yun din yung isi-share mo sa iyong kapwa. So, ang sabi po rito sa talatang ito, and with many other words, he testified and exhorted them, saying, be safe. Ano ho? Diyan po tayo. Continued steadfastly in the apostles' doctrines and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Diyan po tayo sa 45, sold their possession and goods and divided them among all as anyone had need. Favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Ano po ang pinaka-idea dito mga kapatid? Alam ko na familiar na rin kayo sa mga talatang ito. Ang idea dito mga kapatid, ang apostolic church ay hindi rin sila basta nag-exist bilang isang church. Na-develop din nila itong fellowship na ito mga kapatid. At dito natin nakuha yung brothers and sisters na tawagan. Sapagkat kung ano yung binibilang nila doon sa pananampalataya na babautismohan nila, tinatawag nilang brother. Ano ho? Brother or sister. Dahil kapatid na, na-develop yung mindset nila na iisa na lang sila kay Kristo. So, na-develop din yung kanilang fellowship in breaking of bread and in prayers. So, sila ay nananalangin, sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos.
So, hindi lang po basta nag-existo sa panahon natin. So, during apostolic times, may tinatawag na fellowship na rin sa panahon nila. Nagsasama talaga sila at nagtitipon-tipon. Hindi ang priority ay ang isa't isa, kundi ang priority nila, gusto nilang maranasan ang Panginoon. Gusto nilang ma-fellowship ang Panginoon. Ang kadate talaga nila ang Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, service. Ano ho? Paglilingkod. Ito yung sinasabi kanina ni brother na hindi dapat tayo na iiwan lang sa loob ng church. Kumbaga, hindi lang tayo stagnant sa mga doktrina, kundi dapat tayo gumagawa sa gawain. Service from program to relationship. So, hindi lang po ito basta programa na ini-establish natin, kundi isinasagawa natin itong programa na ito. At ang pinaka-priority natin ay magkaroon tayo ng bagong kaibigan or mabuild yung ating relationship mismo sa loob ng ating church. It is not this the kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter when you see the naked, to clothe them and not to turn away from your own flesh and blood? Then your light will break forth like the dawn and your healing will quickly appear, and then your righteousness will go before you and the glory of the Lord will be your rear guard. Then your light will rise in the darkness and your night will become like the noonday, and you will be like a well-watered garden, like a spring whose water never fail. Ano pong pinaka-point, mga kapatid? Hindi lamang basta tayo nabubuhay sa mga plano o sa mga doktrina ng sa loob ng ating church. Ang tunay na saya ng ating pong relihiyon at ng ating pananampalataya ay yung lumabas tayo mismo sa ating comfort zone. Magdalaw tayo, ma-meet natin yung needs ng ating mga kapwa sa labas. Nandun yung saya, mga kapatid. No? Nandun yung saya bilang isang mga Kristiyano. Yung ikaw mismo ay pupunta, dadalaw, mangangamusta, at may papanalangin mo, matutulungan mo yung kapwa. At I believe, mga kapatid, ibibless tayo ng Panginoon kapag gano'n ang ating kaisipan, na talagang pag sa paglilingkod ay on the go tayo. Ano? So, alam ko naman na intindihan niyo, mga kapatid. And sabi po rito sa Ephesians 2 verse 21, in Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. So, hindi lang po basta tayo building or hindi lang tayo basta isang organization, kundi we are joined together, ano ho, para upang sa gayon, ano ho, to become a holy temple in the Lord. The church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service and its mission is to carry the gospel to the world. The church is the repository of the riches of the grace of Christ, and through the church will eventually be made manifest the final and full display of the love of God. So, ang pinaka-point, mga kapatid, sa paglilingkod, sa paggawa sa bukirin ng Panginoon, gusto natin magkaroon ng authentic na relationship. Hindi lamang sa mga kapatid, kundi ganun din sa mga hindi natin kapananampalataya pa. Ano ho? So, ang pinaka idea dito is maranasan nila yung love na naranasan din natin sa Panginoon. Ang problema, minsan gusto nating i-share ang Panginoon, pero tayo rin mismo ay walang mabuting relasyon sa Panginoon. Ano, which is so very dangerous sa loob po ng ating iglesia. So, ang sabi dito, the church is God's appointed agency for the salvation of men. So, hindi lang tayo basta tinawag para magtipon, kundi tinawag tayo para maging daluyan ng kaligtasan ng tao, ano ho, ng sanlibutan. So,
People almost always stay where they feel seen, heard, figured in, and loved. Totoo po yan, mga kapatid, na yung tao, nag-i-stay lang siya doon sa lugar o sa environment na alam niyang secured siya, napapansin siya, naririnig siya, at alam niyang mahal siya. Ano ho? Na ang problema, mga kapatid, minsan, mas magaling tayo sa doktrina, mas magaling tayo sa evangelization, ano ho? Sa pagpipreach, magaling tayo dyan. Pero minsan, ang kulang ay hindi natin napaparanas sa mga kapatid na sila ay belong sa church na ito. So, bakit hindi natin baliktarin ang sistema na iparanas muna natin sa kanila na belong sila sa church na ito? And I believe mabilis na lang nila tanggapin ang doktrina. I hope you get what I mean, mga kapatid, na hindi lang tayo basta dito nangingisda. Hindi lang basta natin pinapainan sila ng doktrina na doktrina, pero after a while, mafe-feel din nila na hindi naman pala sila belong sa grupong ito. Hindi sila belong sa church na ito. Mafe-feel nila na wala man lang nagdadalaw sa akin, wala man lang nakikinig sa akin. So, I hope makuha na natin ng lesson yun, mga kapatid, lalo tigit sa small group na ating ipapalawigin o i-establish, ay make sure na everyone in that group feels belong. Na lahat ng mga miyembro ng ating grupo ay talagang mapapansin natin at mabibilong at pakikinggan natin. Ano ho? Alam niyo po, ang mga tao ngayon, gusto nila yung taong malalapitan. Gusto nila yung taong mapagsasabihan. Pero ang problema nga, yung sinabi ni Kuya Alan kanina, minsan yung problema, may nagli-leak, lumalabas, nagkakabutas, nagugulat na lang yung ibang kapatid, oh, ba't alam mo pala yan? So, tama yung sabi ni Sister Marge na confidentiality dapat naroon. Pero, alam niyo mga kapatid, ang point ko dito, gusto kasi ng tao yung wala siyang judgment na maririnig. Yung makapagsasabi siya, makakapag-open siya na makikinig ka lang. Kasi tayo mga kapatid, minsan magaling tayo mag-sermon. Magaling tayo mag-advise. Expert na expert tayo dyan. Pero hindi tayo magaling makinig. Naranasan niyo mga kapatid na may nag-open sa'yo, pero pinakinggan mo lang. Pinakinggan mo lang. And after that, makikita mo yung nag-open sa'yo na parang na-feel relieved. Dahil bakit? Nakinig ka. Meron siyang someone na nakita na handang makinig. Hindi lang basta magaling mag-advise. Ano ho? So, listening. Minsan medyo may problema tayo dyan, mga kapatid. And ang care group ang isa sa pinakamabisang paraan ng Panginoon, which I believe na malalapitan ng mga tao sa panahon ngayon. Dahil makilala tayo sa care group na magaling makinig, ano ho, may pakikiramay, at talagang walang judgment. Ano ho? Kaya mga kapatid, stop na natin yung pagiging criticism sa loob ng ating church. Although meron tayong sinasabi na maganda naman yung i-criticize mo ang kapatid kasi may constructive criticism daw na tinatawag. Pero ang point, mga kapatid, is bakit mo ba kailangan punain ang kapatid? Ano ho? Bakit mo ba, ano bang pinakapundasyon ng iyong pagkikriticize? Ito ba ay gusto mo lang siyang baguhin or gusto mo siyang gayahin ng katulad mo? Pero ang tanong dito, bago tayo mag-criticize, mga kapatid, handa ka na bang mamatay para sa kapatid na yan? Tanungin mo muna ang sarili mo kung handa ka na bang mamatay para sa kapatid na ito bago ko siya punain. No. Dahil bakit? Kung i-criticize mo lang siya na hindi mo siya, na hindi dahil sa pagmamahal mo sa kanya, dangerous, mga kapatid. Dahil si Kristo, pinakita niya ang pagmamahal niya na ibinigay niya yung kanyang sarili. Namatay siya dahil sa pagmamahal sa atin. So, out of love, kung meron man tayo gustong punahin sa loob ng church or mag-advise, because love natin yan, mga kapatid. Hindi dahil sa gusto nating pagalitan or gusto nating pagsabihan or gayahin
ang katulad ng meron sa atin or hindi na gusto natin siyang ibahin, which is not good motive, mga kapatid. So out of love pa rin, mga kapatid. Information without relationship is intimidation. Tama po yan, mga kapatid, na kahit gaano kaalam natin sa doktrina, kahit gaano ka magbigay ng mga information sa ating mga kapatid, pero wala ka naman talagang, hindi mo nabibuild yung relationship, ay hindi magiging kapakipakinabang. Hindi magiging kapakipakinabang. Most of the churches has become a place for programs and doctrines, but not place for authentic relationship. Magaling tayo sa programa, magaling tayo sa mga doktrina, pero minsan, meron tayong natitisod na kapatid. Hindi pala maganda yung ating relasyon sa kanila. So, maganda yung ma-establish natin yung totoo talagang relasyon sa loob ng ating church, mga kapatid. Walang plastikan. Kumbaga, lahat naman tayo dito mga kasalanan. So, si Kristo lang ang dahilan ng kabutihan natin. Kaya, bakit hindi natin i-build yung totoong relasyon? Hindi lang yung mabait tayo sa loob ng church, tapos pag sa labas ng church ay iba na yung ugali natin. So, authentic relationship. Maging totoo tayo sa relasyon at higit sa lahat ay kung ano yung doktrina talaga natin na pinipreach ay talagang makita rin sa atin. Makita rin sa atin. Next, mga kapatid, proclamation. Ang church ay hindi lang nabubuhay sa fellowship, hindi lang nabubuhay sa service, kundi sa pagpo-proclaim din. Alam na po natin yan. From tradition to Christ. Si Kristo talaga ang pinaka sentro ng ating pagpapahayag. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people that you may proclaim the praise of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, ang point dito mga kapatid, tayo, hinango ng Panginoon mula sa sanlibutan, gagamitin tayo ng Panginoon para humango din ng mga nasa sanlibutan. Iparanas natin yung saya na may Kristo. Iparanas natin yung saya na may Kristiyano, na pagiging Kristiyano. Problema, pag hindi ka masaya sa loob ng church, paano mong ipaparanas yung saya na naranasan mo? Eh, wala kang naranasan. Hindi mo naranasan. So, the message, the church is called to proclaim, the message the church is called to proclaim is the beauty of God's character of self-giving love as revealed in Christ. Isa po ito sa mga pinaka-challenging, mga kapatid, ng ating iglesia na yung pagpo-proclaim. Ang pinaka-central theme kasi natin, mga kapatid, ay yung i-share natin yung ugali ng ating Panginoon, yung pagmamahal ng ating Panginoon. Pero gaya nga po ng sinabi ko kanina, paano mo may share in love ng Panginoon kung ikaw mismo ay hindi nakaranas ng Panginoon? You can only give what we have. Hindi mo maibibigay kung ano yung wala ka. E kung wala kang karanasan sa Panginoon, paano mo may share sa iba na magkaroon din sila ng karanasan? I doubt. So, first and foremost, kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung talagang pananampalataya natin, tayuan natin, mga kapatid. Tayuan natin para upang sa gayon makita tayo ng ating mga kaibigan na talagang totoo rin tayo sa ating sinasabi at sa ating mga sinasabuhay. Kasi ang mga tao ngayon, pansin ko, mga kapatid, hindi na sila interesado sa kung anong totoong relihiyon. Sa dami-dami ng relihiyon, mas interesado sila kung yung relihiyon ba ay nagiging totoo sa tao. Kaya ito na yung pagkakataon siguro, mga kapatid, na kung ano man yung pananampalataya natin, tayuan natin. At kung ano man yung gusto ng Panginoon na i-share natin, kung ano yung ugali ng Panginoon, talagang ipakita natin. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit
in the bond of peace. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. But speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body of edifying of itself in love. So, mga kapatid, sa pagpo-proclaim kasi mga kapatid, biblically, sa loob ng ating iglesia, dapat maranasan talaga natin yung buong kapakumbabaan, kahinaunahan, pagpamamalasakit sa isa't isa. Sapagkat, dahil bakit? Sa paglilingkod, wala naman tayong expert-expert dyan eh. Wala namang masasabi mong mas magaling si ganito. Walang hustler dito. Si Kristo lang talaga ang dahilan kung bakit nagiging effective tayo. So, wala dapat yung sarili natin sa pag-proclaim. Kung ano man yung mga discipleship program natin, alisin natin yung sarili natin dyan. And I believe na i-bless tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa magaling tayo, hindi magaling sa leadership, hindi dahil sa magaling sa elder, si ganito si pastor, hindi. Dahil kabutihan ng Panginoon. Si Kristo talaga ang pinaka-central team. And God reallocated to where we are. Yun naman talaga eh. Kung nasaan tayo, doon talaga nananatili ang Panginoon. Gusto ng Panginoon na makasama niya tayo. Yun lang yun. The Son of Man came eating and drinking, and you say, here is a glutton and drunkard, a friend of tax collectors and sinners. So, si Kristo nga nakisama sa mga manginginom, sa mga tax collectors, sa mga makasalanan. So, we are also encouraged to mingle. Ano ho? Na ang point dito is, si Kristo ay namatay para sa lahat. Manginginom ka man, o mabuti ka man, o ano. Ang Panginoon ay namatay, si Kristo ay para sa lahat. Kaya naman, wala dapat tayong pinipili na pakisamahan o bahigihan ng salita ng Panginoon. Sapagkat, yan ay para sa lahat. If you don't eat like us, dress like us, listen to music like us, then you are not part of us. So, minsan mga kapatid, parang gusto nating baguhin yung iba at maging example tayo. Kasi minsan parang gusto ng iba na hanapin nila yung sarili nila sa iba. Pero si Kristo, hinanap niya tayo. Iniwan niya yung kanyang sarili at hinanap niya tayo. So, paano natin masusundan si Kristo? Kilalanin natin ang bawat isa bilang isang mga kapatid kay Kristo. Si Kristo ay namatay para sa lahat and tayo ay bahagi na ni Kristo. The church does not exist for itself. It is called to proclaim a message. Not a mere recitation of theological facts, but a living message that is informed and formed by its koinonia or fellowship with God. So, hindi talaga nabubuhay ang church sa sarili lamang. Tayo ay tinawag upang tayo'y magbahagi ng mensahe. Hindi lang tayo nabubuhay sa mga theological facts, sa mga doctrinal, kundi tayo ay tinawag upang maranasan natin ang Panginoon at makasama natin ang Panginoon. It is clear then that the message the church preaches is only as believable as it is made beautiful with love. At last mga kapatid, totoo po yan, na hindi magiging makapangyarihan yung ating mensahe kung hindi buhat sa pag-ibig, na walang pagmamahal. Kahit gaano pa kaganda ang mensahe na inyong i-share, pero hindi mo naman naparanas yung pagmamahal, hindi naman made beautiful with love na sinasabi, ay hindi magiging effective. So, mas gusto pa rin ng tao kung ano yung nakikita niya sa tao, hindi lang yung naririnig niya. Sabi nga ay,
mas gusto ng Panginoong tao na makakita ng living sermon. Living sermon kesa sa sinasabi lang, verbal. So, ang point mga kapatid, sana sa mga huling panahong ito, tayo bilang isang mga iglesia, maranasan natin ang pagmamahal sa loob ng ating church. Ano, na walang peking pagmamahal, kundi yung tunay talaga, mahalin na natin ang isa't isa bilang isang mga kapatid kay Kristo. And I believe na i-bless tayo ng Panginoon. Ano, kung ang pinaka, I think, last page na po ito, the church should be known for the love that exists among its member, for the self-giving service it renders to the world, and for its proclamation of God's character. Love that exists, self-giving service, and proclamation of God's character. So, sana sa ating iglesia, or kahit sa Salinas Church, ang aking panalangin, sana ang Salinas Church ang isa sa mga church ng Seventh-day Adventist na makikilala sa pagmamahal. Ang church na yan ay talagang hindi iniisip ang sarili. Talagang sa paglilingkod ay talagang deboto. Ano? At ang church na yan ay handang mag-share or mag-proclaim ng mensahe sa sanlibutan. So, ang aking prayer mga kapatid, nawa sa mga huling panahong ito ay maging matatag tayo. Pinaglalayo man tayo dito sa lupa, pero sooner or later, mararanasan na po natin yung talagang literal na fellowship sa ating Panginoon. Bilang isang iglesia, naway maging matatag po tayo, hindi lamang sa programa natin sa loob, kundi maging aktibo tayo sa pakikisangkot sa gawain sa Panginoon. And mga kapatid, ito na siguro yung panahon, ano? Kung mayroon mang panahon, ito na talaga yung panahon na dapat seryosohin na natin itong ating pananampalataya. And even I are guilty on this, na talagang tayuan na natin kung anong meron tayo. Sapagkat papansinin natin sa panahon natin ngayon, talagang hindi na magtatagal, malapit nang dumating ang Panginoon. And hindi ho ba napakasaya ng langit kung lahat ng miyembro ng Salinas Church ay naroon? Bilang hindi ho ba napakasaya ng langit kung lahat ng miyembro ng ating pamilya ay naroon sa langit? Kaya habang tayo nasa lupa pa mga kapatid, magpatatagan tayo. Hindi tayo magpalakasan, magpayabangan o magpagalingan. Hindi po tayo ganun. Kailangan magpatatagan tayo kung sinong nangihina, patatagin natin at palakasin natin, encourage natin. Kasi time will come. Pagdating natin sa langit, pasasalamatan din natin ang isa't isa. Brother Ronald, maraming salamat sapagkat yung buhay ko sa lupa ay hindi naging mahirap dahil sa iyo. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng karanasan ng langit. Nakasama ko ang ating Panginoon. Hindi ho ba? Pasasalamatan din natin ang isa't isa. Kaya huwag po tayong magkagatan, magkaisa po tayo sapagkat tunay na hindi na magtatagal. Makakasama na natin literal ang ating Panginoon. Alam ko, marami pa tayong mga plano, marami pa tayong mga adhikain, marami pa tayong mga goals sa ating buhay, pero ang mahalaga ay yung i-secure natin yung ating pananampalataya na minsan ating nasumpungan sa ating iglesia. And mga kapatid, sana'y hindi ko man alam ano ho, kung kailan ulit tayo pagtatagpuin ng Panginoon, pero I pray na patuloy tayong magiging matatag sa ating pananampalataya. Patuloy ko po kayong ipagpipray ang Salinas Church at naway patuloy tayong i-bless ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, ang iglesia hindi lamang nabubuhay sa programa. Ang iglesia hindi lamang nabubuhay sa loob ng building. No? Ang iglesia ay hindi lamang nabubuhay ng nagpo-proclaim. Ang iglesia ay nabubuhay sa kung anong pananampalataya na natagpuan kay Kristo. Isa kabuhay po natin mga kapatid, hindi lamang po natin isalita. I believe na i-bless po tayo ng Panginoon. Magpalain po tayo ng Panginoon at happy Sabbath po muli.